Hi guys! So I'm back again with another video, and for today, I'll be doing a review dito sa Pro Foundation Quad ng Detail Makeover, yung pinakita ko sa haul ko. If you want to know kung ano yung thoughts ko and reviews about this foundation quad, then please keep on watching! Okay! Itong foundation quad na to pala is nabili ko siya ng 50% off sa Detail Makeover sa Shopee. And yung original price niya is 299 and I got this for 149 pesos lang kasi nga naka 50% off. And if ma-upload ko agad tong video na to before mag-end tong month na to ng October. Baka maabutan nyo pa yung 50% off ng details sa Shopee kasi hanggang 31 ng October. By the way, nagkilay na ako and then naglagay na ako ng moisturizer sa mukha ko para naman alam nyo may base tayo bago mag-apply nito. Okay, let us now start. And ganito yung itsura ng kanyang packaging and nakalagay pala sa likod yung Detail Pro Foundation Quad, and then sa gilid naman dito nakalagay yung kanyang kung saan siya formulated or kung saan galing yung site ng Detail Makeover batch number, nakalagay din LTO permit, FDA approved, and then manufacture date and expiration. Ayan. Tapos ito, yung 24 months before you open. Ata yun, basta yung 24 months yun. And then sa kabilang side naman dito, nakalagay yung kanyang ingredients. Kung paano ata i-apply. And then yung kanyang price, ito. So may nakalagay dito, apply foundation like a pro with our Pro Foundation Quad. This quad features 4 creamy, highly pigmented, skin-flattering shades to be used as base, concealer, contour, and highlight. Ayun yung nakalagay sa kanyang gilid. Tapos dito naman sa kanyang pinakailalim, nakalagay yung shade, and yung shade na pinili ko pala is quad 4. Okay, i-open na natin siya. Ayan, ganito yung kanyang itsura. As you can see, tapos sa likod, nakalagay lang yung kanyang shade and kung ano yung kulay niya, mga ganoin. Tapos, ayun lang, simple lang yung kanyang packaging. So, ito yung shades na meron tayo. Merong dalawang, ito, salmon shade, parang pinkish siya. Tapos, ito, parang concealer. Ito, highlight, tapos contour. So, mag-swatch ako sa ganito ko. Weights. So, ito yung kanyang swatches. As you can see, hindi ko alam kung klaro ba. Pero, ayan. Ayan yung kanyang swatches. And, pinkish to. Tapos, ito. Pinkish din yung kanyang kulay medyo. Tapos, ito yung highlight na parang yellow na maputi. Tapos, ito yung pang contour. Yung pang contour is medyo orangey. Ganun yung kanyang kulay. Struggle is real. So, ayun, ito nga yung kanyang mga shades. And, guys, super creamy niya. Isang dutot ko palang na ganun, talaga may kumapit na sa aking daliri. And, hindi siya mahirap ganun. Kasi, sobrang creamy niya, as in. Okay, so, let's apply it na sa aking mukha. Bali, wala na akong ilalagay na base pa or BB cream sa mukha ko. Ito lang talaga yung gagamitin ko. So, for my under eyes pala, kamay lang muna yung gagamitin ko. So, for my under eyes, yung gagamitin ko is itong shade na to. Itong shade na to yung gagamitin ko. Mas maputi siya kumpara dito kasi ito mas dark. Tapos, ito medyo pinkish yung kulay niya. Ito parang, yung color nito is medyo maitim, ganon.
So, nalagay ko na siya dito sa side ng face ko, dito. And as you can see, hindi niya ganun na-cover yung aking redness dyan. And, hindi niya masyado na-cover. Tapos, yung sa aking under eyes din, hindi din masyado. And super nahirapan akong i-blend siya. Hindi ko alam kung dahil ba damp yung sponge. Hindi naman sobrang basa nito, pero basa siya ng konti. Hindi ko alam if dahil doon, pero I think sa ngayon okay pa naman siya. And hindi ko na masyado i-cover to kasi feeling ko magkikake siya kapag dinoble ko pa eh. Pero sige, try natin na doblehin siya ng isa pang layer. Try kong mag second layer. Yup, I think kaya naman siyang i-build up, pero hindi ko lang alam if magki-cake to or what. And mas madali siyang i-blend using your fingers kasi mas nabiblend siya. Hindi siya nagki-cake or nagbubuo-buo pagka, hindi ko lang alam kapag tuyo yung sponge, pero gagamit ako mamaya ng ibang sponge pang blend yung tuyo. And yeah, pag finger okay naman siyang i-blend, mas nagkakaroon siya ng coverage, gano'n. So, lalagyan ko na muna yung kabila and I'll be back. So, I'm back and I'm done applying it na on my face dito, tsaka dito, syempre sa buong mukha ko. And, naglagay din ako nung contour shade, eto. Yung darkest shade sa ganito ko. Ayan siya. Hindi ko alam kung tama ako mag-contour. Hindi kasi talaga ako nagko-contour, bronzer. Ganun. Ay, nagmamarunong lang. Ilong ko lang kaya ko i-contour, pero yung ganito ko, hindi ko kaya. Pero ayan siya, kita naman siya, so okay na yan. Tapos ito sa kabila, medyo orangey siya kaya hindi ko masyadong gusto yung contour shade. Pero sa ilong, okay lang naman. Tapos hinighlight ko din yung ilong ko using this dito. Nilagyan ko yung ganyan ko para naman medyo tumangos-tangos siya. And yeah, na-cover niya naman ng ma-okay yung aking mga blemishes. And hindi na siya kagaya kanina, pero mas okay yung gawa ko dito, compare mo dito, ewan ko, pero okay na yun para sa akin. Mas plakado yung dito kaysa dito, kasi dahil ata marami nilagay ko dito kumpara mo dito. And sa aking under eyes naman, okay naman, and naglagay din ako sa lids ko, hindi pa naman siya nagki-crease. By the way, yung kanina, yung ginamit ko dito, basa siya, ito yung ginamit ko na part. Tapos yung dito kasi, tuyo. So, ito yung ginamit ko dito sa side na to. Tapos ginamitan ko din siya ng fingers ko. And okay naman siya. Pero mas gusto ko yung coverage dito. Hindi ko alam siguro dahil mas pinagtuunan ko ng pansin yung ditong side compare mo dito. Pero okay na yan. Hindi naman na kasi siya masyadong kita. Lalo na in person. Ito lang hindi ko masyado tinakpan na. Ito, tsaka to. Kasi medyo bago-bagong pimple yan. Kaya, ganyan. Hayaan na lang natin. Baka ma-irritate kasi. And yeah, ayun muna yung sasabihin ko sa ngayon. And tatapusin ko muna yung aking mukha. And then, babalikan ko kaya para sabihin ko sa inyo yung thoughts ko about this quad foundation. So, naglagay lang ako ng powder, ng blush, ng bronzer, tsaka yun lang. Yun lang muna yung nilagay ko kasi may gagawin pa akong video kaya hindi pa ako naglalagay sa lips and sa eyes. So, okay, so ang thoughts and reviews ko about this foundation, as of now, I'm liking it kasi hindi, halatang meron akong nilagay sa mukha and medyo malagkit siya kahit sinet ng powder. Ewan ko lang pag binake kasi yung powder na ginamit ko is pressed powder lang and hindi ko siya ginamitan ng powder na loose powder, ganoin. Kaya siguro medyo malagkit pa rin yung feeling niya. Hindi, mabigat siya pero hindi super mabigat na parang gusto mo nang tanggalin yung makeup mo. Hindi siya ganon. And also, medyo nag-ano yun dito ko, medyo may kita yung pagbabalat ng mukha ko. Kasi nagbabalat yung mukha ko, pero hindi naman super duper kita, pero meron siya dito. Hindi ko lang alam if kita nyo, pero yung sa kabila naman okay na okay. Ayan siya, para akong may highlight siya sa ilong, pero wala, hindi ako naglagay na highlight. As of now, I'm liking this Pro Foundation Quad, pero
I think hindi ko na ulit to gagamitin as a pang buong mukha. Siguro gagamitin ko na lang siya as a concealer, corrector, mga ganon. Hindi ko na siya yung, siya lang ang i-apply ko sa mukha ko. Siya, maglalagay na ako ng base, BB cream foundation. After kong i-conceal yung aking mga blemishes, ganon. Ganon na lang siguro yung gamit ko sa kanya next time or sa susunod na try ko sa kanya ulit. Pero sa ngayon ha, I'm liking it. Pero hindi ko lang alam if ano magiging itsura niya later or yeah. And maganda pala yung contour. Medyo gumano ng aking pes ng bere-bere girl. Pangit yung dito medyo okay patignan eh. Ayun siya, kita siya. Pero yung dito medyo magulo yung pagkakalagay. Pero ayan. By the way, meron pala siyang amoy na. Hindi naman bothering yung scent or yung smell niya. Pero pag in-apply mo naman sa mukha mo, wala na. Pero maamoy mo siya pagka yung kinuha mo yung product. Maamoy mo siya. Pero pagka in-apply mo naman na sa mukha mo, hindi mo na siya maamoy. And hindi naman bothering yung smell. Para sa akin, hindi naman siya masyadong masama yung amoy. And ano pa ba? Okay naman yung coverage niya. Pero sa under eyes, di ko siya masyado nagustuhan. Kasi kita pa din yung itim pa doon. Hindi siya full coverage. I don't know if kulang yung lagay ko or ganyan na talaga siya. Kasi dalawang beses na ako nag-apply, pero ayan lang yung kanyang coverage. Pero for the under eyes naman, okay lang sa akin na hindi full coverage. Ang mas mahalaga naman sa hand blemishes yung natatakpan. Kasi sa under eyes ko, mas gusto ko na medyo-medyo kita siya. Ayoko nung super plakadong under eyes. Ayoko nung ganon. By the way, ang detail makeover pala is cruelty free, hindi siya tinest sa animals, so walang na-harm na animals nung mga ginawa yung mga products nila and so on so forth. Ganoin. For its price na 299 pesos, I think worth it naman siya kasi hindi lang isa yung makukuha mo, apat siya bes. Apat. Meron kang pang conceal, dalawa, tapos meron kang pang highlight, tapos may pang contour ka pa, o, diba? Kahit ito na lang yung dalin mo, okay na. Para sa akin, okay yun, thumbs up yun na for its price. Tapos, apat na yung makukuha mo. So, hindi mo na kailangan magdala ng maraming chibureche. Kahit ito na lang, okay ka na. Bukod sa cruelty and local product to, maganda siya for its, and worth it siya for its price kasi apat na nga yung makukuha mo and you can also create your own shade or yeah, pwede kang mag-mix-mix para makabuka ng shade na gusto mo or preferred mo. And mas okay sa akin yung price niya kasi nga nakuha ko lang siya ng 149 pesos or 150. So malaking tipid na siya para sa akin kaya mas thumbs up siya para sa akin. And I think tama naman yung claims na nakalagay dito na this quad features 4 creamy, highly pigmented, skin-flattering shades to be used as base concealer, contour, and highlight. And I think tama naman yung nakalagay dito sa box na kiniklaim niya. And yes, it is highly pigmented. Kahit isang dot-dot mo lang na ganun doon sa product, super kakapit and may makukuha ka na kagad. And yeah, super creamy niya as in sobrang creamy niya, ganon. And yeah, para sa akin thumbs up naman tong product na to and I highly recommend na i-try niyo din to if lalo na kung naghahanap kayo ng mga cruelty free na product. So try Detail Makeover. May Facebook and Instagram and Shopee sila. Lalagay ko 'yun sa description box para ma-check niyo 'yung iba nilang products kasi para sa akin, worth it naman, lalo na naka 50% off siya nung binili ko. Sobrang nakatipid ako sa part na yun. Ayun lang for this video. I hope you guys liked it and meron kayong nakuhang idea or natutunan man lang sa akin. So, if you like this video, please do give it a thumbs up. Please subscribe on my channel down below. Follow me on my social media accounts. The links are in the description box. And ayun lang for this review. I hope nagustuhan nyo and yeah, gagawa pa ako ng iba-iba pang review ng kung ano-ano. And ayun lang. See you again on my next video. Bye!